bata ko, nagpapalit. Ganito po ang itsura ng gasket niya. Ayan. Yung pagitan niya, tubig at saka hangin. Pusukin mo yung pisina. Baka nandun. Kaya pag tumakas yung kanyang pressure dito, yung part na yan, agayan nito. Hangin to. Tubig yung pagitan na yan. Yan. Kaya pag halimbawa kagaya nito na kinalawang na yung gasket niya. Ayan, kagaya niya na yan po. Itong part na to. May takas na po ang hangin niyan papunta sa tubig. Kung malakas ang pressure nung hangin, tumutulak, pumapasok siya dito sa tubig. Kaya ang nangyayari, pumupunta siya dun sa radiator yung tubig. Ganun ang nangyayari sa kanya. Meron akong bago rito. Wala na siya repair kit. Papalitin ko lang tong gasket na to. Itong dalawa. Tsaka isa lang naman din ang sumingaw. Isa lang muna ang bubuksan ko. Ito lang naman ang nakikita kung may sumingaw. Napapansin ko. Common issue po ng ano to, mga MEN o man trucks. Yung pumupunta yung hangin doon sa radiator. Akala mo may overheat na o putok yung gasket dito, pero hindi. Dito ka muna maunang mag-focus sa compressor. Dahil common issue to niya, yung singaw dito sa gasket. Ganyan po ang nangyayari sa kanya. Yung ginamit namin, dalawa kami. Tulid. Pag nakarekta. Tulid nga. Hindi pumasok. Pagka nagbalik ka po nito ng bago, pasadahan mo lang ng liha to. Yung portion ng pagdidikitan ng gasket. Kasi useless yung pagkabit mo ng bago ang pagka di mo niliha to. Diyan pa rin dadaan yung gasket. Ay, yung gasket yung pressure. Yung panggit na. Ayan, kaparehas niya, no? Meron siyang dinaanan. Halatang halata mo na may tumakas na pressure ng hangin. Sa mga ganitong makina na merong compressor, huwag kang mag-assume na makina o yung cylinder head gasket kagad ang problema dito sa makina. Dahil halos lahat, yung kadalasan sa ganito, yung man truck, common issue na nito yung compressor gasket. Na pag kumulo ng tubig dun sa radiator, dun siya tatapon yung pressure ng tubig. Dito yan. Itong ano ito. Meron din yata sa kanan.